doon sa amin. Hinahampas-hampas niya. Oh! Hinahampas-hampas nila yung malunggay sa mukha nung nauusog. Ginagano'n-gano'n nila. Sinasaplit sa akin nilang gano'n. Hoy, ngayon, for today's video, magluluto si Kathleen ng tinola. At ito nga, may nabili kaming papaya at malunggay galing Edmonton. Huwag na nating sabihin ang presyo, kitang-kita naman. Hoy, Nobita, salamat ah. Salamat sa pag-voiceover. So, ayun na nga guys, no? Ayaw niya nang mag-voiceover kasi tinatawanan ko daw. Eh, ganun naman talaga, eh, natatawa ka nga, kaya tatawa talaga tayo. May nabili nga kaming malunggay at saka papaya. Kaya naman naisipan ko nga magtinola na lang. Napakamahal nga ng malunggay na to. Kaya naman pati tangkay, isali na natin. At dahil nga vlogger ka daw, kailangan may mga transitions. Tulad ng ganito. Diba, ipinatong mo lang hati agad. Tapos hiwa-hiwain na nga natin tong papaya. Tapos hugasan na rin natin. Baka sabihin nyo, hindi ko hinugasan. Ginigisa ko nga muna dito ang chicken. Yung iba kasi piniprito muna bago nga itinola. Pero syempre, may kanya-kanya naman tayong paraan ng pagluluto. Ako kasi nilalagyan ko na ng asin at paminta para mas malasa nga yung karni. Ne, nagimas ne. Oh. Tapos habang inuuray nga namin na mag-brown yung manok, nilagyan ko na ng asukal yung adobo para manamis ng konti. Tapos magsapol pa tayo ng ibang ingredients dito, besh. Tapos ayun na nga, medyo nag-brown na yung manok. Lagyan na nga natin dyan ng tubig para sa sabaw. Tapos nilalagay na rin ni Mary Kay yung patatas para naman yun sa adobo. Wala, kapag kanilagyan yun ng tubig, kailangan iikot-ikot yung ganyan yung pichel. Charot. Kapala, pag kumulo na, pwede mo nang ilagay yung papaya. Tap kasi ang gulay pag half. Kumanyaman! Mary Kay, no ka rin tang nasita. Mag-prepare na ka. Lagwa mo, mga tana. Tapos ilagay na nga din natin dito yung malunggay. Huwag natin ilalagay lahat. Para sa susunod may gagamitin pa tayo. Tapos tikman na nga natin kung sakto ang lasa. Tignan natin kung kikiligin nga ako. Nagimas, besh. Kaya naman nainggit si Mary Kay, titikman din daw siya. Este, mali pala yun. Titikim din daw siya ng aking tinola. Ganon. Tapos natawa na nga lang kami dito. Tapos ito na nga yung finished product. Masabaw at malasa ang tinola. O, oh, diba? Tapos ito naman yung adobo. O, oh, diba? Kaya naman talaga pag marunong kang magluto, lahat na lang ng gusto mong kainin talaga makakain mo. Pwera na lang talaga kung wala tayong pambili ng ingredients. At hindi nga katulad sa Pilipinas, yung mga gulay nasa paligid-ligid mo lang. Tapos ang matindi nito, libre kuha. Talagang ang unlimited hanggang maubos na yung dahon. Tapos ito na nga, ready to eat na tayo. Utom na nga rin ako dito, kaya naghahanap na talaga ako ng kanin. Buti na lang talaga, hindi namin nakalimutan magsaing. Kasi rice is life nga naman dito sa bahay na to. Sasandog na nga tayo dito ng pagkain natin. Ayan na nga, finally, makakapag-lunch na tayo. Tapos hindi nga namin alam kung breakfast ba to o lunch. Medyo late na nga din kasi. Tapos ayun na nga, syempre dahil ako ang nagluto, kailangan ako rin ang unang kakain. Pero syempre ang unang subo para sa inyo. Sige, ganun nga, isipin nyo na lang, kasama nyo ako. Siguro naman sabay-sabay din tayong tataba pag ganun. Siya, hanggang dito na lamang. Mag-iingat ang lahat at mag-enjoy lang. Good vibes lang tayo lagi, huwag magpaka-stress. Goodbye!